Superbook and welcome to Superbook Academy Signposts. Ang signposts ay ang koneksyon ng mahahalagang mga pangyayari sa Bible sa birth, life, death, and resurrection ni Jesus Christ. Sana pala mga batang Superbook na enjoy nyo yung challenges natin from Superbook Academy. Kaya ano pang hinihintay natin? Tawagin natin sila mama at papa at enjoyin natin ang video na papanoorin natin ngayon. Magbabago sa sanlibutan. Ang bugtong na anak ng Diyos na si Jesus. Samahan kami pabalik sa panahon at tingnan ang mga pananda patungo sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus Kristo. Hello! Ako si Gizmo. Pinag-aaralan natin ang kapanganakan ni Jesus. Naaalala nyo nung tinanong ng mga pantas si Herodes kung nasan si Jesus? Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin. Kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Baka matulungan kayo nitong aming saserdote. Alam na mga iskolar ni Herodes ang tungkol sa hari sapagkat paraming propeta ang nagsasabi tungkol sa pagdating ni Jesus daan o libong taon na. Simula pa lang sa Genesis, nang mapaalis si Adan at Eva sa hardin, sinabi ng Diyos ang pagdating ng tagapagligtas nang binalaan niya ang ahas sa banal na parating. Kayo ng babae aking pag-aawayin. Ang inyong mga anak ay lagi kong paglalaban. Ang kanyang anak ang tuturog sa iyong ulo at sa sakong niya ikaw ang tutuklaw. Ang sabi ng Diyos, ang Mesiyas ay mula sa binhi ng isang babae. Hindi ito karaniwan dahil sa Biblia, karaniwang nababanggit na ang tao ay mula sa binhi ng lalaki. Sinabi ng Diyos na si Jesus ay magkakaroon ng ina at hindi lang ama sa lupa at ang kanyang ina ay isang birhen. Paano pong mangyayari to? Gayong ako'y isang birhen. Nahulaan ng propetang si Isaias ang pagdating ng sanggol 700 taon bago pa ipanganak si Jesus. Nahulaan din ng mga propeta ang magiging magulang ng Mesiyas. O marahil kung kaninong angkan magmumula. Sinabi ng Diyos kay Abraham na pagpapalain ang sanlibutan dahil sa kanya. At pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. At sa kanyang anak, si Isaac. Sinabi ng Diyos kay Abraham, sapagkat kay Isaac na iyong anak, tatawagin ang iyong lahi. At pati kay Jacob. Lalabas ang isang bituin sa Jacob at may isang setro na lilitaw sa Israel. Sinaliksik ni Isaias ang tungkol sa angkan ni Jesus. At nasabi sa atin na ang Mesiyas ay mula sa angkan ni David. Sa trono ni David at sa kanyang paghahari, sa katarungan at sa katuwiran, ngayon at magpakailanman. Kaya naman hindi lang pagtatakang malaman na si Jesus ay mula sa angkan ni Abraham at Isaac, Jacob at David. Hindi lang ang angkan ang kanilang nahulaan, pati na ang lugar kung saan ipapanganak si Jesus. 700 taon bago ipanganak si Jesus, nahulaan ni Micah na ang pagsilang ay sa Bethlehem. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, bagamat ikaw ang pinakamaliit sa mga angkan ng Huda, magmumula sa iyo ang isang mamumuno sa Israel, ang kanyang pinagmulan noong unang panahon pa. Ang mas nakakamangha, kung matatandaan natin, hindi naman nakatira sina Jose at Maria sa Bethlehem. Ginamit ng Diyos ang senso para ang propesiya sa kapanganakan ni Jesus ay maganap. Hindi mo ba nabalitaan? Ang lahat ay pinabalik sa lugar kung saan sila'y pinanganak. Gusto ni Herodes na bumalik ang mga pantas para malaman kung nasaan ang sanggol. Hindi niya papupurihan ang bagong hari. Ang plano niya ay patayin pag ito. Pag hindi nila natagpuan ang sanggol na yon, ipahahanap ko sa aking mga kawal. Halughugin ang bawat lalaki na sanggol na ipinanganak 2 taon na ang nakalilipas. Binalaan ang anghel si Jose sa kanyang panaginip. Kaya't umalis sila ni na Maria at Jesus patungong Ehipto. Nang mamatay si Herodes, sila'y bumalik. Ito ang katuparan ng propesiya ni Hosea na nagsabing, tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Nang bumalik ang pamilya ni Jose, nanatili sila sa Nazaret. Sa Ebanghelyo ni Mateo, nasabing isa rin itong propesiya na ang Mesiyas ay tatawaging Nazareno. Isipin niyo yun, 3 propesiya na kontra sa bawat isa. Ipapanganak ang Mesiyas sa Bethlehem, tinawag sa Ehipto at tatawaging Nazareno. Ngunit ang 3 propesiya ay totoong nagpapatungkol kay Jesus. Bukod sa kung saan at paanong darating
dumating ang tagapagligtas, sinabi rin ng mga propeta kung bakit at kung gaano kagandang balita ito. Ang bayang lumalakad sa dilim ay makakakita ng liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim, sa kanila'y sumikat ng liwanag. Para sa atin, isinilang ang sanggol. Para sa atin, ibinigay ang anak. At ibibigay sa kanyang pamamahala. At siya ay tatawaging kahanga-hanga, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Wow! Ang dami kong natutunan doon! Kayo ba mga batang Superbook, marami rin kayong natutunan? Grabe no, yung prophecies about Jesus Christ, lahat nagkatotoo. Pero bakit nga ba pinaprophesy si Jesus Christ? Bakit kailangan niyang magpunta rito sa earth? Ito yan, in John 3:16, it says, "For God so loved the world, He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life." Mahal na mahal tayo ng Diyos. Gusto niya tayong mapatawad, mailigtas sa kasalanan. Yun lang yun. Kaya tayo may sineselebrate na Pasko dahil kay Jesus, ang ating Messiah, ang ating Lord and Savior. Let's pray. Father, thank you na ang aming sineselebrate talaga tuwing Pasko ay ang inyong anak na si Jesus, ang aming Messiah, ang aming Lord, ang aming Savior. Father, maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Lord Jesus, patawarin niyo po kami sa lahat ng naging kasalanan namin. Mula ngayon, tinatanggap ka namin bilang Lord and Savior at ikaw lang ang aming dadakilain at sasambahin. Salamat po Lord, we love you, in your mighty name Lord Jesus, Amen. Sana sinamahan niyo ako sa prayer na yon, mga moms and dads at mga batang Superbook. Moms and dads, before I go, huwag po nating kalilimutang mag-download ng Superbook Bible app para ma-check din natin personally yung prophecies na napanood natin at para mas makilala natin si Jesus by reading our own Bible. Again, Superbook Bible app, pwede pong i-download for free. Free lang po yung app na yon sa Google Play Store at sa Apple Store. Hanggang sa muli, ako ang inyong super host na si Kuya Aren. Paalam!